Kumusta, kumusta mga kachichay? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, kung saan ka man naroroon. Mga kachichay, kwento mo na ang buhay mo. Dito, kay Tita Chichay. Buhay mo, kwento ko, buhay OFW. Mga kachichay, atin na pong umpisahan sa pagkwento ng kanyang buhay. Ang ating sender ngayon ay nasa Kuwait, 29 years old, at itago na lang natin sa pangalang Kathy. At ang title ng kanyang liham ay Kapit Lang, Huwag Kang Bibitaw. Yan ang tanging dala-dala bawat isang OFW. Dear Tita, magandang buhay Tita at sa iyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kathy. Isang OFW dito sa bansang Kuwait. At ako'y 29 years old. At isa po akong single mom. May isang anak na babae. Nagtungo po ako dito sa Kuwait dahil sa aking mga pangarap para sa aking anak at pamilya. Hindi madali ang buhay ko dito, Tita. Aminin ko po, ako'y isang artista na kayang gumiti sa harap ng kamera para lang maging panatag ang aking pamilya habang kausap ko sila dahil ayaw ko sila na mag-alala para sa akin. Alam mo, Tita, andito ako nagtatrabaho sa pamilyang hayop ang ugali. Wala silang awa, Tita. Kung makautos wagas, yung parang pag-aari na nila ako. Halos 3 to 4 hours lang po ang aking tulog. Sobrang pagod po ang inabot ko sa buong araw. Alam mo ba, Tita, ang akala ko noon ay kung nasa abroad ka ay masaya at maginhawa ang buhay mo. Mali pala ako, Tita. Ang akala ko na yung tiwala ko sa sarili ko na maging masaya na buhay plus tibay at lakas ng loob na baon ko papunta dito sa bansang Kuwait ay enough na para mapaglabanan ko ang homesick, mura, pananakit ng aking hayop na among babae. Alam mo, Tita, dumating na sa punto na nanalangin na ako sa Panginoon na kunin na lang niya ako kasi ang akala ko yun lang ang paraan. Pero, Tita, lumaban ako. Nilabanan ko ang aking sarili. Inisip ko kung bakit ako nag-abroad. Sabi ko, isa lang itong pagsubok. Ang ginawa ko, Tita, pag-gising ko ng 3 a.m. in the morning. Sabi ko sa sarili ko, matapang ako dahil may pangarap ako. Nilinis ko po ang tatlong palapag na bahay.
Sobrang saya ko kasi natapos ko siya ng 2 hours. 2 hours lang. At nagpunta ako sa kusina para mag-almusal. Hindi ko po inaakala na andun na pala ang amo kong tigre. At nilabas niya lahat ng mga kawali, kaldero, lahat po na magagamit sa pagluluto. Sabi niya, clean this all. Kailangan ko daw paputiin ang mga kawali at kaldero. At hinawakan niya ako sa liig. Sabay sabi, I want clear and clean. You understand? Tapos sumagot ako ng, yes, madam. Habang ang mga mata ko ay namumula. Namumula na at pumapatak na ang aking luha. Nagmadali ako, tita. Hindi na po ako nakaramdam ng gutom. Nilinis ko na po lahat. Hindi ko na po namalayan na 2 p.m. na pala. Wala pa akong almusal at tanghalian. Nakalimutan ko talagang magluto. Tinawag ako ng amo ko at gusto na daw niyang kumain. Sabi ko, magluluto pa lang po ako. Sabi niya, anong oras na? Bakit hindi pa ako nakaluto? Ito pa, tita, frozen pa ang mga karne. Kaya ang ginawa ko, nag-init ako ng tubig para i-defrost ang mga ito. Pagkaluto ko, tita, tinawag ko na sila. Sabi ko, ready na po ang pagkain sa mesa. Pagkababa nila, iniwan ko na sila at bumalik ako sa kusina. Para kumain na rin kasi nanginginig na ako sa gutom. Pero tita, habang isusubo ko pa lang po ang pagkain ko, bigla na lang dumating ang amo kong babae. At sabay sabi, bakit ka kumain? Hindi pa kami tapos. Alam mo ba, tita, kung anong ginawa niya sa pagkain ko? Tinapon niya sa basurahan. Tumulo po talaga ang luha ko. At sinabunutan po niya ako. Kaya habang umiyak ako, kinausap ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya at lakas ng loob. Isang araw, tita, dumating ang kanyang kapatid at nakita niya kung paano yung trato niya sa akin. Niyakap niya ako at sabi niya, ito na ang huling pananakit niya sa iyo. Mag-impake ka na at ibalik kita sa agency. Yun pala para lang magbago ang kapatid niya. Sobrang galit ng amo ko noong nalaman niya, tita. At tita, sobrang gulat ko na lang, bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko at humingi ng sorry at nangako na hindi na niya uulitin. Hindi na niya uulitin pa ulit. Basta wag na daw akong umalis. Sobrang bait talaga ng Panginoon, tita. Dahil siya na ang nagbigay ng instrumento para tulungan ako. Alam mo ba, tita, tumaas ang sahod ko. Tinaasan niya ako. At dalawa na kaming Pinay dito, nakatulong. At masaya na rin ako sa wakas. Kaya maraming salamat, tita. Sobrang thankful talaga ako. Dahil ang akala ko, hindi na ako maging masaya. At yun na lang talagang buhay ko dito sa Kuwait.
Thank you so much, Tita. God bless po and more power to your channel. Ito ang kwento ng buhay OFW ko. Ang inyong lingkod, Kathy. Mga kachichay, magandang buhay sa iyo, lalabs. We need to accept the reality. Being a domestic helper is not easy. Kung konti lang ang baon mo na pasensya, lakas ng loob, bibigay at bibigay ka talaga. Basta, our weapon is prayer. We need to pray to God. Ito lang ang ating sandata, ang tanging sandata. Siya lang ang magpapabago sa lahat. Basta may tiwala ka lang sa kanya, kapatid. Ang homesick madali lang. Kasi palaban tayo eh. Diba? Ganun ang mga Pinay. Ganun ang mga Pinoy. Palaban. So maraming maraming salamat po sa iyo, Ma'am Kathy. God bless po. Thanks sa tiwala. Dahil pinagkatiwalaan mo akong isulat ang inyong buhay. Maraming maraming salamat at sana po ay magpatuloy na po yung blessing sa iyo para po makatulong pa kayo sa iyong pamilya at sa ibang taong nangangailangan ng tulong. Thank you so much and God bless po. Tita Chichay, ang inyong lingkod.